Isang magandang gabi po sa ating lahat. Once again, this is your F. Santos ng Munting Kalaman. At ang topic na ating i-share ngayon ay tungkol sa Section 141, the use of firearms under ng Rule 37 ng Acquisition and Use of Firearms. Ito po ang bagong batas ng Republic Act 11917. At bago po akong patuloy, nais ko pong pasalamatan ng isa nating mahusay at magaling na mentor na walang sawang sumusuporta sa inyong lingkod. Walang iba po kundi si Sir Alkin Bumolo. Marami pong salamat. Madalas na ang katanungan, kailan ba dapat gamitin ng isang security guard ang kanyang service firearms? Yan po ang madalas nating naririnig. Under po sa Section 141, the use of firearms by private security professionals shall always conform the standards of force continuum. Ano po ba yung force continuum? Sa Rule 55 po, Section 255 ng Republic Act 11917, yung application of the force continuum ay ganito po ang ating mababasa. Pakinggan pa po ninyo. While situations will vary based on the persons and motives involved, security personnel shall apply these tactics if and when necessary in order to defend the properties and persons they ought to protect. The private security professionals shall use force continuum to determine how to react to a situation. Okay, dito po papasok yung tinatawag na 6 level of progression. At maganda po ngayon sa batas na 11917 ay in-incorporate na po yung force of continuum. Kasama na po siya dito sa batas na 11917. Okay, ano po ba yung level 1? Level 1, alert presence. The physical presence of a security personnel can prevent crimes. Yan nga po yung sinasabi ni Colonel Ida Cantral. People are much less likely to commit crimes if they see that there are alert security personnel standing by and vigilant to catch them. Yan din po ang palaga at napaka-importansya ng ating mga security professionals ay alerto sa kanilang mga post, sa kanilang mga AOR, sapagkat yung pong mga kriminal ay binabantayan din yung kilos, galaw ng ating mga kasikurityhan. Kaya kung kanilang makikita na alerto, vigilant ang mga security, ay napeprevent po natin na gawin nila yung kanilang masamang plano. Level 2, verbal communication. The use of strong and authoritative voice can help hinder potential crimes. The addition of firm voice to alert presence can be very effective. Mahalaga po sa isang security guard, hindi siya mahihain, malakas ang kanyang loob. Dapat po may diin, hindi lalambot-lambot ang salita. At yung kanyang boses, authoritative, no? May power, sabi nga. Sandali! Ano yan? Op! Huwag kang kikilos ng masama! Taas ang kamay! Napapaligiran ka na namin! Pero ang totoo, nag-iisa ka lang. Psychological warfare na po yun. Level 3, physical restraints. Use of hands to hold someone may be necessary to prevent further danger and harm. This shall be limited to use of such reasonable force necessary to restrain an individual. Actions that escalates the situation is prohibited. Ano po ba ibig sabihin yan? Physical restraints. Despite nang ginamitan mo na siya nung boses na malakas, authoritative, firm voice, pinigilan mo na siya, sinigawan mo na, hoy! Tumigil ka! Hindi nakinig. May magnanakaw, halimbawa, tumakbo. Yun na, kailangan mo siyang pigilan. No? Halimbawa, nahawakan mo, nasunggaban mo. Pero ang sabi dyan, reasonable force
necessary to restrain an individual. Napaka-common po ng ganyang pangyayari sa mga mall, sa mga establishment. Halimbawa po, may mga shoplifter. At kung agresibo po ang mga shoplifter, talaga pong minsan nakikipaghabulan pa yung mga yan. At kung nahuli na, nakikipag-agawan pa yung mga yan. Kaya yun yung sinasabi na reasonable force necessary to restrain an individual. I-hold nyo lang siya para ma-stop siya at di siya makatakas. Baka naman mamaya nasunggaban ninyo, nahawakan ninyo, pagkatapos sinaktan ninyo, no po yun. Yun po ay labag sa batas. Ang dapat lang po, reasonable force para pigilan natin ang isang tao o isang kriminal na may ginawang labag sa batas. Level 4, use of chemical agents. Used to distract perpetrators to allow time to take appropriate action. Use of chemicals shall not be the first go-to method or alleviating disruptions. Ang isa pong ginagamit dyan, yung mga pepper spray, yung mga tear gas. Pero huwag ninyong kakalimutan na ang pinaka-purpose lang kaya tayo gumamit ng mga chemical agent is to neutralize yung mga perpetrators. Kaya nakalagay po dyan, hindi po dapat maging sobra o lapis yung paggamit. Baka in-spray ng in-spray natin, may possibility po kasi na ma-harm, ma-damage o mabulag yung mata. Kaya yung enough lang po. Pag na-distrap natin sila, may paraan na tayo para sila iposasan at ma-hold at madala natin sa security office at the same time sa police. Level 5, temporary incapacitation. When the use of bare hands to restrain a person is not sufficient, non-deadly force may be applied. Use of batons and other less lethal weapons. Also, use of less lethal weapons shall be in manner that is deemed legally compliant. So, halimbawa, hindi kaya ng inyong mga kamay na sila ipigilan. Usually, gumagamit sa ibang bansa ng mga stand gun, no? Yung may kuryente. Dito kasi sa atin, ilan lang meron. Pero yon mga pwedeng gamitin yon. Kasama yun doon sa tatawag na less lethal weapon. Pero sa paggamit noon, may enough din o sufficient na kuryente yung dapat na i-apply mo. Kasi mamaya, binabad mo naman yung stand gun. Malakas din yung kuryente, no? Maaaring maging harm sa tao. Pwede rin mamatay kung nasobrahan sa kuryente. Kaya lahat ng mga yan ay ginagamitan ng proper na technique. At isa na rin dyan yung ating mga baton, no? Pero katulad yan ng paalala sa atin ng paggamit yan, yung dapat yung mga enough force, reasonably force, no? Mga pinalo mo sa ulo, dapat ang pinaka main na objectives mo lang i-neutralize, no? Saan pwede yan? Sa mga paa, sa tuhod, sa kamay, no? Huwag dun sa mga fatal na part ng katawan. Kaya napaka-importante po sa isang security guard na wero siyang batuta, no? Lalo na sa panahon ngayon. Halimbawa, agresibo yung perpetrators. Umawak pa ng bato o pamalo. So, pwede niyang gamitin yung kanyang batuta. Kaya nga, yan ang ina-advise sa level 5 para sa temporary incapacitation. Hindi yung umawak lang ng pamalo yung tao, bubunutin mo na kagad yung baril mo. Mali po yun. Kaya po, itinuturo sa atin ito at ating pinag-aaralan. And number 6, use of force. The place where the use of palm is deemed necessary. Palm shall be used only when there is imminent danger and in self-defense and defense of strangers. Napakaliwanag po. Very self-explanatory. Kailan lang pwedeng gamitin ng isang security guard ang kanyang baril
kapag aware ng pong imminent danger sa kanyang buhay para ipagtanggol na kanyang sarili o ipagtanggol yung mga ibang tao sa kanyang AOR. Pero dapat po nasunod natin, nagawa natin yung naunang limang binanggit sa level of force of progression. At sa paggamit po ng PAAMS, dapat ay i-apply pa rin natin, i-adhere natin yung 4 fundamental rules of gun safety, lalo na yung number 4, be sure of your target. Isaalang-alang natin lagi yung mga civilian na pwedeng madamay. At tanda natin, ang paggamit po ng PAAMS ay ang pinaka last resort kung talagang nasa imminent danger na ang buhay ng isang security at yung buhay ng mga tao na kanyang binabantayan. So, muli po, isubay nyo ang ating munting kaalaman. Sana po ay may natutunan tayo. Magandang gabi pong muli at ingat po tayong palagi.